Hello Pisces, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. We have anticipation. Something wonderful is happening. Changes is in the air. Open yourself to blessings on the way. Wow, napakaganda naman. So wonderful, no? Things is happening sa ngayon. So siguro nararanasan na ng iba sa inyo ito. Kung ano man ang magagandang pangyayari o kaganapan sa buhay na to, maaaring ito ay ini-embrace nyo na sa ngayon. Maaring ito ay currently nangyayari na. Kaya congratulations because that is a huge blessing. Change is also about to happen dito, no? Sa buhay ninyo. So, buksan nyo lang yung sarili ninyo, no? Para dyan sa mga pagbabago. Because it looks like it is a beautiful transformation then na magaganap sa buhay ninyo. Maraming biyaya then ang parating dito sa inyo, Pisces. Kaya you are so blessed. We have mercy. Ayan. Let compassion fill your world. Offer kindness to all living things. What you give, you also receive. Ayan. So, ganun talaga, di ba, ang buhay. Kung ano yung binigay mo, yun din ang makukuha mo. Parang karma lang, di ba? Kung ano yung energy na pinut out ninyo into the universe, yun din ang exacting babalik sa inyo. So, what you give is what you receive, hindi ba? Kung nagbibigay ka, meron ka rin matatanggap, hindi ba? So, what else? We have healing. Bless all in need of healing. Siguro healer kayo, Pisces. Maaring ito yung purpose ninyo sa buhay. Maaring ito na yung ginagawa ninyo sa ngayon. Ito na yung career ninyo, kumbaga. Hope and love. Spirit grant us strength and wisdom, guide us to the path of wellness. Ayan. So siguro nangangailangan ang iba sa inyo. If you are not a healer, maaaring ang iba sa inyo kinakailangan din dito ng healing energy. Maybe may mga physical ailments or emotional situation dito na nangangailangan ng healing, no? Kaya maaaring ganun ang ganap ninyo dito, no? You're being guided kung saan kayo gagaling, kung papaano kayo gagaling, no? Siguro meron mga nag-a-advise din sa inyo sa ngayon. Meron siguro nagbibigay din ng referral, ng mga tip, no? Maaring ganon. We have nature, and sometimes all you need is to go outside, breathe the fresh air to remember who you are and where you want to be. Ayan. So siguro ang karamihan sa inyo dito, bihirang lumabas or maybe lumalabas trabaho, bahay lang, bahay trabaho. But you don't have time, no, for self-care. Maybe you don't have time then to spend time with nature para kayo ay makapag-ground ng inyong sarili, para kayo ay makapagpahinga. You know, maaaring ganun ang sitwasyon. Kaya inibitahan kayo dito, no, na spend time with nature, go outside, no, breathe the fresh air. Kasi lalo-lalo na kung kailangan ninyo ng healing, no? Napakahalaga din na mag-spend time kayo with nature if possible lang sa inyo. Kung okay lang sa inyo, kung fit lang kayo, kung safe kayo, no? Because healing powers, no? Ang healing powers ng nature spirits is very powerful. Napaka-therapeutic, napaka-relaxing. Diba kung nag-spend kayo ng time with nature, no? Half an hour na nagwo-walking man lang kayo around nature, you know, mararamdaman ninyo na parang nag-ground na kayo, nararamdaman ninyo na parang bumabalik na kayo sa senses ninyo, nare-relax kayo, di ba, gumagaan ang inyong pakiramdam. Because nature spirits are really very powerful healers then, no? So, we have indecision. Ayan. I use my intuition in all aspects of life. Sa panahon talaga ng kalituhan, sa panahon ng confusion, no? Ang napakalaking tulong ng tawag dito ng intuition is ito.
na ililid kayo nito sa tamang desisyon. Ililid kayo nito sa kung ano ang best para sa iyo. Ililid kayo dito kung ano yung makakapagpatahimik din ng inyong isipan, ng inyong damdamin, ano? Kaya pag nasa panahon or sitwasyon kayo na litong-lito kayo, hindi kayo makapag-desisyon, you know? Pakinggan lang ninyo kung ano yung bulong ng iyong intuition. And for sure, mahahanap ninyo ang kasagutan dyan. We have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Ayan na nga. So, intuition, your inner voice, no, isa lang yan. Ito yung konsensya ninyo. Kumbaga, no, ang bulong ng inyong konsensya. Pagtiwalaan nyo na lang yan, no, yung intuitive messages na pinapadala sa inyo ng universe, because your intuition knows, no? Your soul knows kung ano ang best para sa iyo. Kaya importante ang pakinggan niyo yan, lalo-lalo na siguro sa panahon ngayon na meron kayong pinagde-desisyonan at hindi kayo makapag-isip ng maayos. Discipline, I accomplish what I set my mind to do. So disiplinado din kayo, no? Yung determination ninyo, yung drive ninyo, laging nandyan, ano? Kung meron kayong naiisip na gusto ninyong gawin, talagang wala sigurong nakakapagpigil sa inyo dyan, kahit ano pa man. You're going to do anything and everything in your power, no? To manifest whatever it is that you really want to manifest. So, good luck, Pisces! That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.